pagtitiwala kung ika'y niloko sa oras na ika'y sinaktan pa. Atin pong tunghayan ang panunumpa ng mga bagong sanggunian ng Barangay Miranda. Kasi ang Barangay Kagawad, pagkakaraan ng tuloy-tuloy ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod ang panalag na pangito ay tahimik na nanunumpa. Patutuparin ko ng buong husay at katapatan maabot ng ating kapayapaan. Ang pananagutan ito at tatahima ako dito. Kasi naanawa ako ng Diyos. Thank you, man. Thank you so much. Pep, pero bago yan, paano nga ba tayo napunta dyan? Magandang araw po, Kuya. Team Reforma po kami. Ako po si Rolly, number one po, Kagawad. Kagawad Rolly po, number one. Team Reforma! Telma Reforma! Team Reforma! Mga kaparanggay, huwag po natin kalimutang iboto ang Team Reforma sa darating na halalan. Ako po si Kagawad Rolly, number one sa balota. At ito po ang ating kapitana, si Kagawad Telma! Telma! Bakit po? Kasi na yung tatuloy na pinasabit ko sa'yo. Diyan ko lang nilagay yun eh. Ito, pinituran ko pa nga. Para talaga may proof ako. Ayan oh. Oh. Eh, nasan na? Ikaw alam. Teka. Eh, nasan yung akin na nawawala rin? Anong intention? Sigurado ako, ninakaw yun ang kalaban. Ganun ang bulok nilang style. Talagang parang mga goons. Mga goons talaga yung mga yun. Tama ka, Tito Fidel. Ang pinapaganda ang Kagawad sa Barangay Miranda! Milyon! Team performance all the way! Ganyan ang itsura nila dalawang linggo bago ang halalan. Bakit nyo kami sinusundan? Talaga? Ayos! Kayo nga'y sunod na sunod sa amin, no? Wow! Muna tayo nito! Tarpaulin sa amin, ano? Patang! Anong tarpaulin? Sinong sinasabi ninyo? Ang mangan! Sinong ayun yun! May proof pa ako! Sinungaling! Ano? Hindi naman ako! Hi, Miriam!
Oo nga. Ngayon yung pera kasi yan eh. Oh. Ano tayong ginagawa dyan? Sinong absent? Yun ang absent. Sinong absent? Si Booker. Si Booker. Kinala ko yun. Hindi ko trumabaho itong taon na to eh. Sandali. Napaka-unfair naman nun kung sino yung wala rin ito yung napagbibintangan mo. Paano niya dinepensa yung sarili niya, di ba? Oo nga! Okay! Huwag ka naman manduro. Hindi ka naman namin ginaganyan eh. Ay, grabe, nagkakainitan na. Oh, mga kabarangay! Mga kabarangay, nakikita niyo naman po! Naku, kahit ano pong klaseng paninira, eh, kami pa rin ang susundan at susundan ng kanilang panig. Ay, naku! Katunayan lang po na kahit hindi pa man kami sikat, marami na kaming fans! 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 Pero itong ating asa harapan, mukhang pag-aartista at pasikat lang ang alam. Pasikat! Ganun ata talaga kapag nalalaos na DJ at ginagamit ang kapirasong kasikatan. Oo! Sandali! Walang laos dito! At sino ang laos? Wala! 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 Nagawad Miriam, laos ka na daw! Pinag-uusapan niya ang serbisyo publiko. Kanino niyo pa po ba ipagtitiwala ang serbisyo publiko kundi sa taong nakapagtapos? Hindi nakapagtapos! Hindi nakapagtapos! Hindi nakapagtapos! Puro ka kasi nung alingan! Ang taray mo! Tapusin ko lang po ito, tapos punta na po ako kagad dyan. Okay po, salamat, salamat. Pasok, pasok! Kap, kap! Oh, kap! Nangyari? May nag-away doon sa kato, kap! Kap, marami nag-away sa kato! Hindi silang, kap ka na, kap, nakakap-kapan mo ako eh! Eh, kap! May nag-away doon sa kato eh! Dalawang babae! Uy, report mo ng public disturbance, tapos pahuli mo sa polis. Kaso, Kap, ang problema. Dalawang kagawad mo yung Kap. Ano? Si Telma at si Miriam. O tara, punta natin. Sandali lang. Mga kabarangay, ipinapangako po namin sa inyo na kapag ibinoto nyo po ang Team Reforma sa darating na halalan, magiging mapayapa po ang Barangay Miranda. Magiging ligtas at magiging maaksyon sa pangumuno po ng ating magiging kapitana, si Kagawad Telma!
Sila po! Sila po, Kapo! Hello! Punong barangay ang tinatakbo nyo, tapos ganyan ang inaasal nyo! Disperse! Halika na. Ano? Ano ba tinitingin-tingin nyo? Sa inyo to. Nakahiya kayong dalawa. Magawa Telma at Miriam, pumunta kayo sa barangay ngayon mismo. Kakausapin ko kayo. Huwag kami nadadami sa inyo eh. Bakit siya? Ang balita ko sa kanila, pumupunta sila sa mga patay. Tapos nakikipaglamay. Tapos nag-aabot sila ng pera. At nagpapaabot ng pakikiramay. Kung ganun, sundan natin. Nasa kanila ilistahan eh. Dahil binibigyan sila ng barangay certificate. Alam mo, sayang ang pagiging tanod mo, Arnel. Lahat na lang hindi mo alam. Eh, tinatago na lang yung certificate sa akin eh. Tapos, kandidato pa ako sa kabila. Wala na talaga akong alam. Arnel, baka naman ma-intercept mo yung radyo nila para malaman natin kung saan sila pupunta. Pinabibigay po ni Kapitan Alave, nakikiramay po kami. Oka! Sino na magluluto ng pansit? Ang uwi mo! Nakikiramay po kami. Alis na po kami. Opo, mauna na po kami ha. Magpakatatag po kayo. Salamat. Salamat din po, pasensya na. Wala ng pansit. Halika na lang. Pagkasan mo. Ito po. Nakikiramay kami. Pinabibigay po ni Kapitan Alave. Paring Tess! Wala na magluluto ng pinakpit! Odi! Uy mo talaga! Sorry. Masarap magluto eh. Maraming gulay. Oo, pero hindi mo kailangan maghandusin dyan. Pasensya na po. Medyo emosyonal lang po talagang kagawad namin na yan. Pero sige po, mukhang pagod na rin po kayo at kami mauunan na para makapagpahinga kayo. Sige na. Condolence po. Ay! Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Pasensya na po. Kapit! Last na namin itong taburo ni Mang Neste. Sunayin mo na kami! Alam ko na kung saan sila pupunta. Kina Mang Nesting. Namatay ang matanda kanina. Nilalaan namin kagawad tayo lamang sa may morgue. Andun sila ngayon! Ano pang inaantay natin? Huwag ka ganun. Axel. Let's go! Talagang di kayo tumitigil ng kakasunod, no? Sana man lang hinintayin nyo kaming makaalis bago man lang kayo sumunod. Bakit? Kayo lang ba ang may karapatang dumalo kay Mang Nesting? Ang nagdala sa kanya dito sa morgue? Sige, ikaw na. Nandito lang naman kami para magbigay ng konting abuloy galing kay Kapitan. Asa si Kapitan? Busy siya, kaya kami pinadala niya. Aba, unfair yan. Bakit unfair? Ako ang kagawad number one. Muli, bakit ka nananahimik dyan? Ipagtanggol mo naman ako. Oo nga. Rolly naman, pagtanggol mo naman si Kagawad Telma! Pasensya na, Kagawad Telma. Hindi kasi ako pwedeng makialam sa away ng mga babae. Basta ako, Kap Telma, kahit anong mangyari, sayo ako. Kapag hindi ikaw, tagga mo sa bato! Huwag na! Mag-airsign ako! Bakit Kapitan na kaagad? Ay, sure na sure kayo mananalo siya? Sutukan lang tayo dito, ano? Grabe! Alam mo, dapat naging boksingera ka na lang eh. Wala sa kalidad mo ang barangay captain dito sa magandang barangay natin. Hindi! Wala na kami dito! Okay! Okay!
happily ever after. Hindi, 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 hindi. Biro lang. Ano kaya nangyari kay Mang Nesting? Balikan natin. Anong kaguluhan to? Bakit ang hihihingi dito? Sarap pa sana ng tulog ko. Ano nangyayari dito? Ang ingay-ingay. Uy! Buhay ka pa pala! Buti na wala ng kuryente. Kaya pinalagay ko muna yung katawan niya dito sa kabaong. Naku, kung hindi, naimbalsa mo na kita. Bakit dito ako nila sa morgue? Hindi sa hospital. Dinala po kasi kayo ni Kagawad Telma. Sabi niya hindi na raw po kayo humihinga. Asa si Telma? Yari sa akin yan. Huwag mo iwan! Huwag mo iwan! Natatakot ako! Alas-talas ng bibig. Tuwag na bang pala. Rolly 1, Miriam 0. Ah, si Mang Nesting. Kayo na ang bahalang mag-isip kung ano ang ginawa niya kay Kagawad Telma. Sa ngayon, bumalik na muna tayo sa oath-taking. Kasiyahan na wa ako ng Diyos. Thank you, Mary! Thank you so much! Congrats, congrats. Sabihin lang ako, ha? Alam niyo, pagkatapos ng eleksyon, dapat wala ng kampi, wala ng kalaban. Pag natalo, eh dapat sport na lang at suportahan ang nanalo. Yes, bro. Tapos pag nanalo ka naman, kalimutan na lang kung ano yung mga nangyari ng kampanya. What happened in the campaign stays in the campaign. Galingan na lang natin yung pagtrabaho para sa ikabubuti ng ating barangay. Entiendes? Yes po, Kapitan. Congrats! Congrats, congrats ulit! Congrats po, Kapitan. Congrats rin sa congratulations! Yes! 1, 2... Delia, yung pansit ha, buksan na natin, nalatag na natin dito. Yes, malamig, masarap. Uy, guys! Pansin ninyo naman yung Eurotex chairs natin. Oo naman, umorder na ako kasi ayoko maulit yung... Kagawad Telma, ako tutulungan na kita. Ano ba naman kasi, nagrurupok ng mga upuan na to? Ay nako, i-request na nga natin kay Cap Alavi na umorder na lang tayo ng Eurotex. I second the motion. Siguro between me and Bogart, mga 20 monoblock na yung nasira. Ang sweet nilang magkaibigan noon. Pero ngayon, talagang walang permanent friends and enemies sa politika. Only permanent interest. Implang dahil marupok yung upuan. Kaya yan, kumuha na ako ng Eurotex para sa barangay. Galing mo talaga, Kapitana. Yes. The best ka. Mang Fidel, yes, yamang okay. Kayo po ang senior. Pwede po bang kayo na po ang humarap kay Mayor pagdating niya? At Hazel, Chris at Rolly, nakakahiya naman kung siya lang ang haharap kay Mayor. Pwede bang samahan niyo naman? Thank you. Sige na, sige na. Thank you ah. Salamat, salamat. Bye-bye. Muna kayo mag-aisip. Kapitana, totoong darating si Mayor? Kinumbida mo ba si Kapitan Alave? Aba, syempre. Kung walang Kapitan Alave, meron ba tayong today? Hello! Yeah. Okay! Bakit pirapan ng pagkain para kay Kapitan Alave? Ang mabuti pa nga, lagyan mo ng gempo, lagyan mo ng manok, tsaka may rice, tsaka pansit para masarap, tsaka healthy-healthy pa. Ako din, kain na tayo, guys! Oli ka na! Ready na! Gusto mo kumain? Sama ka sa amin! Halika na! Halika kayo! Kumain muna kayo, pinagtira kita talaga kayo ng pagkain. Marami to! Halika, halika, halika! Dili! Dili! Halika! Dili!
Huwag niyo nang pansinin si Kapitana. Naiinis lang yun. Pero mabait at malambot ang puso ni Kapitana. Maniwala kayo sa akin. Kasama ko na siya simula pagkabata. Nagtatampo lang yun sa mga naririnig tungkol sa kampanya. Kap, pasintabi lang muna, ha? Ah, Ani, ito rin po palang nameplate, ha? Pakisiguradong akin na pong pangalan. Ah, sige. Oo, thank you. Mamimiss kita, Kap. Pero maraming salamat po talaga sa lahat. Ah, ito pong mga sofa. Kita mo naman. Oo, ito. Kita mo, langib-langib na. Oo, sira na nga. Butas-butas na. Pati yung sofa na yun. Okay pa naman yung frame, so... Alam mo, ipa-reupholster na lang natin para mas tipid. Okay. Pero ang pinakamagandang bilhin na foam, yung Uratex na foam. Ah, Uratex po. Sige po, noted po. Sige po, kasi matibay yan eh, tsaka magandang klase. Diba? Okay po. Ah, tsaka nga pala, yung dalawang upuan na to, gusto kong gawing medyo girly. Gusto ko yung pink. Ah, pink? Yes! Ah, sige po. Oo. Noted po. Sige, sige. Ito na rin, gawin na rin nating pink to. Ganda. Oh, pink lahat? Ah, mm-mm. Ito po, sige, black na lang yan. Okay rin lang. Basta itong mga girly seats kailangan okay pink. As soon as possible. Yes, ma'am. Sige. Yes? Kapitana! Hmm? Pwede po bang pumasok? Sige, pasok. Yeah, sige, maupo ka. Oh, wow, juicy. Gusto yung Uratex. Oh, sige. Ano kailangan mo? Eh, napansin ko, Kapitana. Masayang-masaya kayo, ah. Baka pwede i-share nyo naman. Eh, bakit gusto mo malaman? Wala lang po. Eh, baka kasi napasaya mo rin ako. Oh, sige na. Anong kailangan mo? Sige na, Rolly. Kapitana. Hmm. Sa lahat ay congratulate. Okay. To you too. Okay. Oh, sige. Yun lang. Oh, sige. Thank you. Busy-busy pa ako. Yung dabi ko pang kailangan gawin. Sige na. Busy pa ako. Eh, ano naman yung pinagkakabisihan mo, Kapitana? Pero ang totoo niyan, Kapitana, kaya ako nagpunta dito, eh gusto ko kasi sana malaman kung saan mo ako ilalagay. Alam mo, sabay-sabay ko naman i-announce yan eh. Maghintay ka na lang. Sige na nga, alis ka na. Kung akala ko pa naman kung anong importante. Sige na! Sige na! Rolly! Sige na! Ang dami-dami ko pang gagawin. A-announce ko naman ng sabay-sabay. Masyado. Salamat! Sige na! Bye-bye! 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 Wow! Talaga namang bilis, Kapitana! Ano ba ang tayo, cutie pie? Gotta work! Gotta work!
Kapitana! Busy ka ba? Usapin sana kita eh. Kapitana! Arnel? Kapitana! Arnel? Kapitana! Arnel? Kapitana! Patawarin mo lang ako, Kapitana! Huwag mo ko nang gano'n sa trabaho. Para nga kumawala. Pero Arnel, di ba sinabi mo? Bibitaw ko sa katungkulan mo kapag hindi nanalo si Thelma. Hindi, patawarin mo lang ako. Ano bang alam ko? Kumawa ko sa pinan ko. Pina ko, Kapitana. Hindi ako pwedeng mawalan. Arnel, hindi ako mapaghiganting tao. Siyempre, ang basihan ko sa pag-appoint sa inyo, eh yun pa rin performance ninyo. Siyempre, Arnel, hindi nyo may iwasan sa akin na hindi kayo pagkatiwalaan kasi nga oposisyon kayo. Pero hindi ibig sabihin nun, wala kayong chance. Hindi ibig sabihin nun, gaganti ako. Basta pabutihan mo lang ang trabaho mo, okay? Marami salamat, Kapitana. May loyal ako sa inyo kasi ikaw ang nanalo sa pinimayon. Kami salamat. Sige. Thank you. Basta i-review ko yung yung performance mo. Galingan mo. Thank you. Okay. Sige. Sige, bye-bye. Ito ang simula ng buhay ni Miriam bilang bagong kapitana ng Barangay Mirandas. Kapitana, pasensya na po kayo. Naidlip po ako eh. Hi, Kapitana! Yay, Ogie! Morning po! Morning! Okay, good morning everybody! Good morning. Okay. Itong ating unang council meeting. At gusto ko lang po sanang ulit-ulitin sa inyo na gusto ko po sanang ma-maintain natin ang drug-free status ng ating barangay. We all know na si Kapitan Alave left us with big shoes to fill. Ang ating barangay ay kilala bilang malinis, mapayapa, at palaging nakaka-receive ng mga awards. So kung hindi man natin malagpasan ang mga awards na yan, gusto ko mapantayan yes! lang natin. The best! Si Kapitan Alavi at Kapitan Miriam! Okay, very good. Umupo ka na dito, Bogart. Tama! Sana the best! Yes! Thank you. Okay, yamang maganda ang warning ko. Ay, simulan na natin ang ating pag-a-appoint. Una sa lahat, gusto kong ipakilala sa inyo ang ating barangay secretary and barangay treasurer. Yun na nga lang, ang ating barangay treasurer, kailangan ko nang mag-appoint ng bago kasi gusto niya nang mag-retire. Total, nakatatlong termino na rin siya, hayaan na natin siya, okay? So now I want to appoint Kathy Inco as our new barangay treasurer. Okay? Okay sa amin, Kapitana. Okay sa amin si Kathy Inco at saka si Annie. Okay, good. Buti naman, okay sa inyo. Alright, pakitawag na si Kathy tsaka si Annie, please. Thank you. Oath-taking tayo. Taas ang inyong kanang kamay sa panunumpas ko ng ulan. Ako, si Annie. Nahinirang sa katungkulang bilang ng Barangay Mirandas kasi hanawa ako ng Diyos. Very good. Welcome! Oh, eto ang pakitawag na ang mga SK kids. Okay po, Kapitana. Hi, guys! Hi! Good morning! Hi! Oh, are you ready na to outtake? I'm ready. Good. Okay. Okay, taas ang tanong kamay. Ako, si...
na hinirang sa katipunan bilang at isang babaglak ang pananatili ko ng walang pagkakasalanan o pagkakasalanan. Kasi halinawa ako ng Diyos. Congratulations, guys! Okay, thank you. Ikaw po, salamat po. Oo, sige, maraming salamat. And pagbutihin nyo. Sige po. Eto naman, susunod naman natin ay ang sangguniang kabataan. Okay? Yes. Ang sa sangguniang kabataan, hindi katulad ng dati, na nakadikit kayo sa sangguniang barangay, di ba? Ngayon, independent na kayo. Okay? Yes, sige, I trust that you guys will be able to do your work independent. Yes, pero, Kapitana, sana gabayin niyo pa rin po kami. Ah, yes, of course. Hindi ko kayo papabayaan. Basta gumawa kayo muna ng mga program profile para sa mga kabataan. Tapos, yung mga plano ninyo. Gusto ko merong sports pa rin. Tsaka, lahat ng mga kailangan ninyong gawin. Pati kung kailangan humanay kayo ng konti sa education, kasi baka mag-overlap kayo eh. So, mag-coordinate kayo, SKN, yung education na department. Good? Palibalik po. Very good. Alright, moving on. Okay, ngayon naman, kagawad pang pito, Augie. Uy. Augie, sa'yo ko i-assign ang education. Okay? Very good. So, sa education, gusto ko ipagpatuloy natin, katulad sa nakaraang administration, yung reading and yung mathematics. Gusto ko nakafocus pa rin tayo doon. Pero kung pwede, idagdag natin yung arts. Kasi kailangan yan para ma-hone yung mga kabataan natin. Pero most importantly, kailangan mag-focus ka rin sa mga jobless. Yung mga walang trabaho, pwedeng gumawa ka ng mga livelihood programs, education for them also, na mag-equip sa kanila para magkaroon sila ng mga trabaho, kahit sabihin natin yung mga non-pro, yung mga labor work, okay? Pero kailangan talaga mag-focus ka sa children, sa mga kabataan yan. Sports, mag-work kayo ng SK together. Ano ba, may plano ka na ba for the kids? Ayun, thank you, Kapitana. Sakto, kasi gustong-gusto kong maging teacher. Marami na akong plano agad. Unang-una, meron na akong education at cultural association. Mm-hmm. At habang ginagawa ko yan, meron tayong mga art classes. Okay. Tapos meron tayong mga contest. Okay. Tapos may estudyante. Tapos meron tayong quiz bee. May spelling bee. May national bee. Tapos, sa mga bahay naman, meron tayong mga... Okay na! Okay na. Okay? Basta, gumawa ka na lang ng program proposal, tapos ibigay mo sa akin sa susunod na meeting. Okay, okay na. Kagawad? Okay na, di ba? Okay na lahat? Okay, good. Kagawad pang pito? Eh, hindi ba meron ng pasok yung mga bata? Ang ibig sabihin, marami silang homework. Eh, sa tingin mo ba, magagawa pa nila yan? Alam mo, kagawad Rolly, nasa appointments pa lang tayo at sa oath-taking, pwede mong muna tayo lumiyas? Balik muna tayo dito. Okay? Mamaya ka na mag-ano dyan. Okay, basta kung meron kayong mga problema, unahin nyo muna yung mga project proposal ninyo. Okay? Okay, moving on. Kagawad number 6, Fidel. Fidel? Kagawad Fidel? Lolo! Good morning, Lolo! Hello! Hello, Kagawad Fidel. Sa inyo ko po i-assign ang Disaster Risk Intervention Program. Salamat, Kap. Pero don't call me naman, Lolo. Please, call me Kagawad Fidel. Kapitana? Yes? Eh, bakit naman po kay Kagawad Fidel mapupunta yung Disaster and Risk Management? Eh, senior na po siya eh. Bakit naman, Rolly? Eh, low risk ang ating barangay. Bakit? Nagkakaroon ba ng kalamidad araw-araw? 3 times a day? Ang to, breakfast, lunch, and dinner ang kalamidad natin dito? Hindi naman, di ba? Pag nagkaroon lang naman ng insidente o kaya kalamidad, saka lang naman natin kailangan si Kagawad Fidel. Eh, Kapitana, ang ibig kong sabihin,
kapag may kalamidad o insidente, yung senior po yung haharap sa panganib. Kapitana, tama mo ba yun? Siyempre, tulong-tulong lahat. Hindi po kailinig inilasay ni Kapitana, diba, sa kanya eh. Siya na yung kiti. Lahat kami ikilo, diba? Okay lang yung kagawad, Rolly. Kaya pa naman natin. See? Kahit matanda, pag gusto, kaya. Sino matanda? Kayo naman? Kaya ko pa naman to. Ikaw naman, Mang Fidel, huwag kasi pabigla-biglaan tayo. Kayo naman, Lolo, joke lang. Joke. Ang piko, ang talo. Walang matanda. Walang matanda, lahat tayo dito. Piko. Okay, up next. Kagawad number 5. Hazel. You will be in charge of women and children like VAWC, WEDC, Barangay Council for the Protection of Children, and the Children's Library. Kapitana naman, ano namang alam ko sa mga bata? Kadalaga kong tao. Kagawad Hazel. The difference between someone who is successful and someone who is not their capacity or their strength or their knowledge, but their capacity for will. Hazel po, hindi Hazel. Whatever. Ayun ako, ito na, kagawad 4. Chris, ikaw ang in charge ng health and PWD. Kapitana naman. Anong gagawin ko dyan? Wala akong alam tungkol sa head at saka sa mga PWD na yan! Diba naman yan? Kakasabi ko lang, diba? Yung kapasidad mo, yung will mo para mag-succeed, yun ang kailangan. Hindi yung kung anong alam at kung anong hindi. Anong pwede mong gawin? Lipunin mo yung mga tanod, tanungin mo kung anong pinaka nagiging problema sa kalusugan ng mga tao. Tanungin mo sila, pati yung dating namamahala sa health and PWD. Tanungin mo kung anong pwedeng gawin. Hindi yung nagre-reklamo ko lang, nagre-reklamo. Ay, ako! Lahat naman kayang pag-aralan, pag-uhustuhin, di ba? Tama. O, ngayon naman, kagawad number 3. Delia. Ang responsibilidad mo, Delia, ay nasa clean and green. Naku, maraming salamat, Kapitana. Alam niyo po, yan yung matagal ko ng hiling-hiling na trabaho. Ang kalinisan at kalikasan. Marami na akong plano. Sibuk Garden, cycling. Okay. Segregation of waste. Okay na. At saka maraming mga iba. Oo yan! Okay, good. Ako, nakakatuwa. Buti naman, tuwang-tuwa kayo sa mga posisyon na binigay ko sa inyo. Ano? Excuse me, kagawad Rolly. May sinasabi ka? Pakiulit, di ko narinig eh. Sabi ko po, happy ako. Happy sila. Happy tayo. Parang ibigay ko. Sana all. Buti naman. Ngayon, kagawad number 2. Bogar! Yes, Kapitana! Kung ano mang assignment ay bigay mo kay Bogar Garcia, tapos puso kong tatanggapin niya. Maski ano ba! Yan! Ganyan talaga kamacho si kagawad Bogar. At dahil dyan, ibibigay ko sa'yo ang peace and order. Yan. Okay, so alam mo naman ang kailangan gawin sa peace and order. Ituloy mo lang ang magandang simula ni Kapitan Alave. Right? Gusto ko siguraduhin mo ang peace sa barangay, ang order sa mga miyembro nito, at gusto ko walang drugs, walang krimen. Naku, focus ka sa mga kabataan. Kailangan yung curfew na susunod. Okay? Bawal ang pasaway. Ako nang bahala niyan, Kapitana. Si Bugard, kilabot ng Miranda! Yeah. Oh, saan ang mga tanod natin dyan? Pwede na ba mitingin? Aba, pwede naman siguro. Kapitati at kahati, tingnan ko kung meron pa tayong kailangan dito. Kapitana, alam nyo naman nung simula sa pool pa lang ng kampanya, yun na yung posisyon na gusto ko sa peace and order. Peace and order ba yung gusto mo, kagawad Rolly?
O sige, ganito na lang. Hintayin mo pag ikaw na yung kapitan. Yun. Tapos, saka ka mag-appoint na kung sino yung gusto mo sa mga posisyon. Pero sa ngayon, ako ang kapitana. Si Kapitana Miriam! So, ako muna ang mamimili. So, sa ngayon, si Bogart ang sa peace and order. At ikaw, dun ka sa kung saan kita iaasa. Miriam 1, Rolly 1, okay. 1 all. At yaman na rin lamang at parang gusto mo talagang makapagserbisyo sa ating bayan. Kagawad number 1, Rolly! Here's your appointment! Ikaw ay nilalagay ko sa hanay ng drumroll. Drumroll! At protection ay tiyak na para all. Whoa, whoa, yeah.